Welcome back to another video. So, as promised, i-review natin today yung mga bagong release na makeup products dito sa Philippine market. Dami nagtataka, ang dami nagtatanong, bakit ba ang dami-daming nire-release ng local brands ngayon sa market? Actually guys, to give you a background, this is really the season of launches pagdating sa mga brands. Actually, hindi lang sa cosmetics brands, but with other brands as well. Kasi again, naka-recover na yung mga tao from the holidays. It's already the quarter one. It's a new season, summer na. Kaya expect nyo na sabay-sabay talaga lahat. Lalabas yung mga summer collection ng mga cosmetics brand. Kung naalala nyo, nung March 1, nilaunch naman namin yung summer collection ng Get Ready With Me Cosmetics, which is a 25-piece collection. Tapos, sunod-sunod na yan guys, kasi ganun talaga pagdating sa mga launches. As a consumer and also as a product developer for Get Ready With Me Cosmetics, nakahappy ako guys kapag nakikita kong nag-grow yung local market. Siyempre, kapag nag-grow yung market, damay ang lahat. At the same time kasi, since mas lumalaki yung market, mas lumalabas ngayon yung magagandang quality ng makeup. Kasi they have to stay afloat eh, diba? They have to stay in the market para piliin sila ng mga consumer. So, mas gumaganda ngayon yung mga quality ng cosmetics natin. So, it's a win-win both for the brands and also for the consumers. So, for today's video, I'm very excited to share with you my thoughts on this local brand. So, this is gonna be a first impression review. I would apply this makeup on how I usually prep my skin. So, I have here two eyebrow gels. One is from Lucky Beauty and one is from EC&Co. This one is the Lucky Beauty na Brow Grip. So, this water-resistant clear gel conditions brows and allows them to lay in desired shape until cleansed off. Brows may be styled differently with each time with versatile applicator. So, this one contains 8 ml of products and has a POW of 12 months. And then we have the EC&Co. Ito yung kanilang revamped na mga brow fixing gel. So, this is a transparent eyebrow gel for shaping and fixing the brows. With a precision brush, this gel product evenly covers and conditions each brow hair strand. Waterproof daw ito, and the rich formula defines and fixes brows in place all day without any flaking. So this one contains naman 4 ml of product and it retails for 349 pesos. And checking the ingredient list of these two, medyo similar sila, they both have alcohol. So in terms of ingredients and claims, very similar sila, so we will compare that. So when I apply mga eyebrow fixers or mga eyebrow glues, gels, I make sure na walang product at dry yung kilay ko. Based on the branding, the pricing, etc., ang pinaka-target market nito ay mga young professionals. Maganda yung overall component niya sa labas. And then yung brush naman niya is like this. Right off the bat, medyo flimsy guys yung brush nila, so be extra careful. Kasi when it comes to laminators, super important ang klase ng brush na gagamitin. Dahil it needs to be sturdy enough. Gagawin ko yung palaging ginagawa ng mga influencers. Medyo malambot nga yung brush guys. The consistency is liquidy and kulay puti guys yung pinaka product niya. Hintay tayo kahit mga 30 seconds. Tingin, ibabrush up natin siya. Medyo dry na siya. Yung brush niya, nag-work naman. So, huwag kayong masyado magpe-press mo kasi baka maputol siya. Okay, kung mapapansin niya guys, medyo may flaking na siya. As you can see, may mga parang dandruff na tayo dun sa part na yun. Anyway, ipipress ko siya para mawala. This is how it looks like. It looks nice. Pero if you want yung todong laminate, I think gamit ka na lang ng ibang brush. Next for the EC&Co, ganito naman yung brush nila, which is very interesting. If it is being marketed as laminator, nakakakaba yung nipis ng brush niya. Feeling ko, baka maputol siya. And then, let's brush it upwards. Ayun lang talaga, tingnan nyo. Yun, sa brush lang ako medyo kabado. So, I think for grooming, perfect siya. Pero, for laminating, medyo kabado ako sa kanya. Okay, this is how my brow looks like. Actually, mas mukhang laminated yung side netong sa Lucky Beauty. Sa EC&Co naman, it looks very groomed. Parehas silang may shine, but mas shiny yung dito sa EC&Co kahit natuyo na siya. Okay, it's been 5 minutes since I applied both and na-notice ko bumaba na yung sa EC&Co, especially this part, and you can see na shiny pa din yung sa EC&Co. Sa Lucky Beauty, it's good that it's matte, and kita nyo, nakakapit pa din yung kilay ko.
to, lalo na yung part na to. Yung Lucky Beauty, mas maganda siya in laminating the brows, and the Easy & Co. ones for grooming the brows. For my makeup base, I'll be using the Colorette First Base Everyday Skin Tint. Sana tama yung shade na napili ko. So, I'm using Puerto. This is a medium with neutral undertone. So, it claims here na they're vegan, they're also PETA certified na animal test free. This one claims to have broad spectrum SPF 30, it has niacinamide, it has hyaluronic acid, and azelaic acid. So, this product comes with a box. Ito yung pinaka-box niya. Medyo ang weird lang bakit nandito yung parang hati. It should be at the back. Checking the ingredient list, this one contains one physical UV filter, which is titanium dioxide. So, medyo nasa gitna siya. Titanium dioxide is a broad spectrum na UV filter. But still ha, this is a skin tint, so make sure you still wear sunscreen underneath. Please lang utang na loob, huwag kayong magre-rely sa SPF ng mga makeup. Make sure to still apply separate sunscreen to make sure na protected kayo against the harmful rays of the sun. May na-notice lang ako sa ingredient list niya. Hyaluronic acid yung nasa tube. But when you check the ingredient list, what's in here is sodium hyaluronate. Sodium hyaluronate is the derivative of hyaluronic acid, but they are still different. Niacinamide, azelaic acid, and the sodium hyaluronate, medyo nasa dulong part sila ng ingredient list. If you know how to read ingredient list, kung ano yung mga nasa first five, yun yung pinakamadami. And then, pakonti na pakonti yung percentage ng ingredients habang padulo siya ng padulo. Glycerin is medyo nasa gitna siya. So, glycerin is a very good humectant. I love glycerin. It's very hydrating. Kahit na oily skin ako, I love glycerin. Kasi tapos na talaga ako sa matte era ko, especially when it comes to bases. So, ang claim niya dito is that it blurs and evens out your complexion. Lightweight yet buildable coverage. Long wearing daw, humidity resistant, blendable, provides UVA, UVB protection, and blue light broad spectrum protection. Please stop using the blue light. Sobrang daming misinformed about the blue light. This vegan, cruelty-free, and fragrance-free formula is ideal for every skin type. So, yun yung mga claim niya. This one contains 30 ml of product. So, it's a standard weight for makeup bases. So, this is how their packaging looks like. So, it's an orange gradient squeeze tube that comes with a nozzle. I know what you're thinking. Yes, una kong nakita to, yun kagad yung naisip ko. And pansin nyo, may lumalabas sa kanyang product, which is very normal yun, guys. Ito ang packaging ng Milk Tint Volume 1. I'm very, very familiar with this packaging. All the traumas nito, my goodness. But when I saw this, I'm really hoping na it won't happen to them. Because even though it's cute, even though it's nice, it's not very practical to use this packaging. Siguro kung tubig yung ilalagay mo, go. Pero if thick formulas, when I first saw this, yun kagad yung naisip ko. Kinakabahan ako sa i-refund nila. Kasi 599 pesos siya. Medyo same siya sa BLK, except that sa BLK is fixed yung nozzles nila. To those who are curious, guys, okay lang yung may ganito. It really happens with this squeeze tube packaging. Kasi guys, kapag finifill to sa factory, naka-close na yan. Finil siya sa tail, syempre, may pressure yan kapag sinara ng sealing machine. So, syempre, pwedeng lumabas ng konti yung product sa ilalim. But it's a normal thing. Basta wag lang tatalsik yung nozzle. It's totally fine, okay? Ito yung consistency niya, guys. Hindi siya super thick naman pala. I was expecting it would be like Easy & Co. Moussey Thick. Pero hindi naman siya super thick. By the way, I'm in the shade Puerto. Right off the bat, it gave me medium coverage. So a lot of people is saying that this one will work better on oily skin, and I totally agree kasi upon looking at it, this one has a demi matte finish, which is true naman dun sa claims nila. If you have dry skin and you wanna try this, baka hindi mo na siya kailangan iset. But the finish is very nice, although I noticed is that I have dry patches in these areas tsaka dito. Hindi ko alam kung makikita niyo, pero sa salamin na nakikita ko, medyo nagkikling siya sa dry patches. So, make sure na talagang well-prep yung skin nyo when you are using this. This is how it looks like. I love the shade matte. Yung wala. Ayan. Kita nyo, ito yung mga veins ko. Yan ang basihan ko ng coverage ng mga makeup bases. And ito na siya. So, it gave me medium coverage. Sa skin tint, honestly, hindi ako nag-expect ng madalang coverage because, again, it's a skin tint. Kung gusto mo ng madaming coverage, go for foundation. People need to learn how to manage expectations when it comes to skin tint. Kasi, in all honesty, sobrang daming skin tint ngayon. Ang minamarket na skin tint, pero when you check the ingredient list, when you check the claims, it's actually a foundation. For this one, it's lightweight on the skin, which I love. And yung finish niya, okay na okay sa akin since oily skin ako. Medyo nakikling lang siya talaga sa dry patches. So, make sure skin prep ng malala. So, let's apply it on this side. So, para mas kita nyo, ito yung mga veins ko.
I'm a brush girl. Bihira ako mag-sponge. Also covered mga redness ko. You can see I have redness here. Okay, just an update with my brows. Girl, wala na. Bumagsak na talaga yung kilay ko sa easy. So, hindi ako agree dun sa claims nila. It's not gonna hold your brows. Nagkikling nga siya sa dry patches ng skin. So, kailangan sa ganito, guys. Super light nyo lang siya isiset ng powder. Otherwise, it will really look cakey. Malayo, super ganda. Super flawless niya. Pero when you look closely, you will see how it clings sa patches. Anyway, wala. Hindi ka naman nila titignan ng ganyang kalapit, diba? One thing to consider, especially dry skin girls, it has the tendency to cling to your dry patches. Ako na oily skin, kikling na siya. I like it, but there's also a lot of things to consider when using this product. But overall, guys, okay yung finish niya sa akin. It's not too matte. Wala akong ibang concealer na nabili na bago. So, I'll just use the Regent's Tint in the shade 8N. I'll just blend the concealer. I'll just set yung under eye area ko lang with a translucent powder. Ito yung usual powder na ginagamit ko. Especially when I'm testing makeup bases para hindi niya ma-alter yung color. And I have here the Vice Cosmetics X Wonder Woman na Paradise Bronzer. So, radiant, buildable, blendable, and it contains 6.2 grams of product. And this retails for 395 pesos. This one is a pow off again, 12 months siya. And nakakatuwa ang Vice Cosmetics kasi ang dami nilang budget pang collab. So, yung Wonder Woman na logo nila, guys, meron siyang parang shimmer. Nakabahan ako dito, feeling ko sobrang orange niya. Ito yung kulay niya. Mukhang hindi naman pala. This powder product has a lot of fallouts kahit na tinatap-tap ko lang siyang ganyan. Tapos sobrang dami yung nakukuha. So make sure you tap the excess product. Okay, kinabahan ako kanina. Akala ko it will be too bronzy. As you can see, ayan yung pigment niya. It's nice! I like how it looks on the skin. Maganda yung pagkaka-bronze. So this one is thumbs up sa akin. The con that I see here lang is masyado siyang powdery. So make sure to not scrape the product using your brush. The formula is easy to blend. Yon. The only con lang talaga powdery siya. Pero it's workable. So I have two blushes here. One powder blush from Choo Choo Beauty. Another from Clutch Flame. Dito ako excited sa Clutch Flame because nakaka-proud sila Aria. They were able to get their own mold. Alam niyo ba guys, napakamahal magpagawa ng mold eh. It costs millions, trust me. This is also a multi-use product but today gagamitin natin siya on the cheeks. So this one retails for 339 pesos and it contains 5 grams of product. Ito yung na-revamp nila na all-around flush, yung dating nasa squeeze tube. So, nireformulate nila, bago din yung packaging niya, which is so nice. It also comes with a box. Sa akin, ha, may factor yung box when it comes to products. Kasi, I have to see the ingredient list. I have to know what's in the products. And most products na nandito is naka-shrink wrap sila. Yung iba, wala pang label. So, I hope they can improve that. So, this is made in the Philippines. It's a skincare-infused lip, cheek, and eye color. So, mousse na siya ngayon. And this is how it looks like. Ayun, kinabahan ako, kala ko tatalusik. Comes with a round doe foot applicator. And this is in the shade Bunny. Ito daw yung best seller nila. Ito siya. And then, when blended out, there you go. Very moussey yung texture niya. It sets to matte finish. Ayan siya. Looking at the formula dito sa loob ng bottle and nung nandito sa kanilang brush tip is that medyo makapal yung formula nito. And kapag moussey yung texture, medyo mabilis siyang mag-set. So, you have to apply it under powder. So, hindi ko sinet yung area na to. Kung makikita niyo, may glow pa din siya. So, apply natin siya in this area. Medyo na-drag ko lang yung base ko. Oh my gosh. This product is also pigmented. So, a little goes long way. Like the color. Ang ganda. Alam mo, ito yung mga color na malakas, maka-fresh. Perfect for summer. To its claims naman sila, it's ano, very moussey siya. Ganda nung color na bunny. Okay, on the other side, I have here the Choo Choo Beauty. Ito yung kanilang Heart Blush Duo in the shade Miss Dolly. So, very common yung packaging na to, guys. As in, halos lahat ng brands, US brands, local brands, gumagamit ito. Tarte & Colourpop already has this packaging. And sa Philippines naman, si Shawil yung una ko nakitang may ganito. Kung naalala nyo, may review pa nga ako doon. Kimchi Beauty also has the same packaging. And they also have the same blush duo. Pero yung sa Kimchi Chic, alam ko mas matagal na yung kanila. This shade is being claimed. It's a dupe daw of the Dior blush. Color-wise, guys, deeper yung sa Choo Choo Beauty. And the Choo Choo Beauty ones leads towards more, ano siya, lilac purplish tone. Unlike dun sa Dior na talagang cool tone pink siya. So the formula of this one is medyo chalky siya, as you can see. And then when you swatch it,
You can see, may mga buo-buo siyang color. Then guys, it also comes in another shade. There you go. Actually, very common yung ganitong klase. Like, I've seen this also with Squad Cosmetics. Ito yung medyo malala yung fallout. So, make sure na when you are using this kind of formulation, again, kagaya nung sa Vice Cosmetics, tap-tap, do not drag your brush. Uwi ko to from the R&D kasi we wanna see yung formula niya. So, kapag mga ganitong formula, like sa Dior, expect nyo na these are hard-pressed powders. Hindi sila kagaya nung mga ganitong formulations. Hard-pressed powder formulas prevents excessive fallout like yung kaninang pinakita ko sa inyo sa bias and with this formulation. And personally, as time passed by, mas na-appreciate ko yung mga ganitong formula, yung mga hard-press like with Hourglass. Mga formula nila is hard-press and also with NARS para hindi nga maraming fallout. So, mapapansin nyo, kapag sinwash nyo yung Dior, hindi siya kasing pigmented. And this is the color swatch. So, as you can see, malayo yung color niya. Hindi siya talaga dupe. Mukha lang silang dupe kasi medyo close. Pero when you swatch it, it's not really a dupe color kasi yung sa Dior is really solid pink. And then from Chuchu Beauty, kita nyo, may purple tones talaga siya. May pagka-lilac siya. Nonetheless, for its price and you want the same, kumbaga medyo somehow same color family, pwede na siya. Pero in terms of color, it's not really a dupe. Lalo na in terms of formulation. Okay, so for this side, guys, gagamitin ko yung sa Chuchu Beauty. This is what I'm saying sa mga ganitong formula, guys. Pag kumuha ka ng product, sobrang daming fallout. Kasi nga, hindi sila press formula. So you can see how much fallout is that. So the technique when using formulas like this is to really, alam yun, talagang dahan-dahan lang kayo. Top the excess. And then, tsaka nyo siya i-apply. Otherwise, mag-over-apply kayo sa kanya. Mas okay na, guys, yung konti-konti lang kaysa sa isang apply nyo, putok kagad. Kaya, when I am formulating powder blushes, bronzers, I make sure to stay away from extremely pigmented formulas. Kasi mas mahirap magbawas kaysa sa magdagdag. Kasi hard-press formula, pag-buildable yung formula, as what I have learned then when checking out yung mga high-end, yung mga luxury brands, is that it's very easy to work with compared to full-pack pigment na mga powders. So sabi ko nga sa inyo, yung preference ko sa makeup over the years is nagbago talaga siya. The good thing with this product is that it's very easy to apply, it's blendable, and it doesn't look patchy on the skin. May mga powder formula na looks very patchy on the skin, although one factor you have to consider is the amount that you have applied. With this one, guys, I'm happy to say na hindi siya patchy on the skin. This color, actually may binapagaya itong color na to. But ayun, if this is your color schemes, go for it. For the price point, for me, sakto lang siya. Ang edge na nakikita ko sa kanya is that the color range na meron sila is very nice. And again, you get two colors na kaagad, diba? Let's go back to the kilay. So I have here the Easy & Co. na eyebrow pen. I used to like their eyebrow pen, kaso nung nagamit ko yung sa Strokes Beauty na matte, mas nagustuhan ko siya at mas manipis din yung kanyang brush. Pero, palita ko, nag-reformulate sila. And then, I have here eyebrow pencil naman from Squad Cosmetics. Nakabahan lang ako dito kasi ang laki niya. Kasi hindi ako funny nung malalaking ganito. Mas gusto ko na yung maninipis. This one retails for $3.49 and it has 0.45 ml of product. Compared dun sa OG na gusto-gusto ko, which is from Strokes. But may spoolie. So, I don't understand why there is spoolie. I find it unnecessary. Bakit merong ganito? Ito yung, oh! Ulo, tingnan nyo to, guys. Sobrang nipis niya. This is gonna be perfect for creating hair-like stroke. I don't know if you will see, pero, ayan, depende sa pressure nyo. So, syempre, kapag madiin, mas dark. Pero, kung talagang super light-handed, ayan, and then, pwede siya yung talagang super nipis lang. Tapos, pag natuyo siya, syempre, smudge resistant na siya because it's a pen. Compare natin siya dito sa Strokes na OG. Light-handed, guys. Gumagana rin yung sa Stroke. It's just that, mas manipis lang talaga yung sa Easy & Co. Matte din siya, which is nice. Okay, so, let's just create hair-like strokes para mas magmukhang nakaangat yung kilay natin. Soft lang yung hawak niya. Huwag masyadong mabigat ng kamay. See that? Ang ganda niya. I like this one. Fuller looking yung brows ko dito. This product is a yes for me. So, wala na halos silbi yung pagkakagroom ko sa side na to. So, gagamitin ko na lang yung spoolie. Medyo hindi na ako fan. Tapos na ako sa era na gusto ko yung mga ganitong brush tip. Kasi as you can see, makapal siya. Although, pwede rin naman yung manipis. Ang gagamitin niyo yung pinaka-pointed tip niya to create hair-like strokes like this one. Ayan. Pwede pa rin naman siya. Although guys, I have to say,
yung formula nito, medyo tacky siya ng konti. But this is the kind of formula, hintayin mo lang siya mag-set, hindi na siya gagalaw. Yun lang, sana skinny pen. Or baka kasi dahil Detail Cosmetics has skinny pencil, so hindi na nila ginawang skinny pencil to. But it's good in terms of filling the brow. Then we'll just use the brush to blend it out. So for this eyebrow pencil, this one retails for 149 pesos. It's very affordable for that. For beginners, yes, pwede siya. If you wanna create hair-like strokes, yung pointed tip lang yung gamitin nyo. Overall, it's an okay product for me. Nothing very special with this one, but it does the job, it works. Product that we got here are these two eyeshadow products I have here from Chu Chu Beauty. Ito yung kanilang Glitter Shimmer Duo. It contains 1 gram each. So, ito siya guys. Ito yung pressed glitter niya. Ito yung shimmer niya. And then, I have here the Lovely Cosmetics. Ito yung kanilang Glimmer Liquid Eyeshadow. This one contains 5.1 ml product. And I got the shade 1010. And this one retails for 318 pesos. So, yung from Lovely is this one. Eh, medyo liquidy siya, pero I believe this will set to matte. Maganda yung shimmer niya sa Lovely Cosmetics. Hindi naman siya patchy. So, I'm gonna try to use it on its own. If hindi ka fan ng mga chunky glitters, then this is not for you. Pero kung gusto mo yung may mga chunks of shimmers na talagang magre-reflect sa ilaw, then this one is a nice option. I'll just let it set first bago ko siya i-build up. Tingnan natin kung buildable siya or magpa-patch na siya kapag ni-layer. Now, let's try naman on the other side, yung sa Chu Chu Beauty. Wow! That's pigmented. Okay, if you want subtle shimmers, you go with Chu Chu Beauty. Maganda tong pang everyday shimmer, guys. Unless, gagamitan mo siya nung press shimmer. So, when we apply the press shimmer, medyo ingat na kayo dito ha, kasi kapag ito mga press shimmer, mahirap to tanggalin mamaya. Nagsiset to matte yung sa Lovely Cosmetics, which is nice. So, alam mo na hindi siya magkikrease. But let's try to add a little more layer. Ooh, wow! Hindi siya gumalaw. Like, hindi niya dinisrupt yung first layer. Usually, may mga liquid eyeshadow na kapag nagset na, tapos nilayer mo, nadidisrupt, diba? Pero this one, hindi niya dinisrupt yung first layer, which is nice. Super okay ako sa kanila. But if I were to choose one, I'd go for Lovely. From Detail Cosmetics, guys, is this Make Lash Maximizing Mascara. This one contains 10 ml of product. So this is how the brush looks like. This mascara retails for 299 pesos. This is how my lashes looks like. Nang naka-curl na siya. Na hindi niya ibaba yung lashes ko. Yun yung problema ko sa mga formula sa Philippines na mascara is mabibigat sila. In fairness, yung brush nila maganda kasi manipis. Hindi niya kinip yung curl ng lashes ko, bumaba agad yung curl ng lashes ko. Hindi siya super lifting, pero kumbaga, for me, pwede na siya. Alam niyo, yung may mga mascara na okay naman na for the price. Kasi kanina sobra talaga yung curl ng lashes eh. So, tignan niyo, dito tayo sa kabilang side. So, medyo nag-set na yung side na to. And na-notice ko, hindi niya na-hold yung curl ng lashes ko. So, ayan, I'm so sorry. Hindi siya nag-work sa akin. Kasi, ang standard ko talaga when it comes to mascara is that yung hindi niya ibabagsak yung curl ng lashes ko. Lalo na yung side na to na una nating in-apply is bumaba na yung lashes ko. For me, it's an okay mascara. I can work with it. Pero if you want something na talagang lifted, talagang i-hold yung curl ng lashes mo, then this mascara isn't the one. I have here a lot of lip products. So, una kong itatry guys yung mga bullet lipstick. I have here 3 bullet lipsticks from Happy Skin, we have from ECN.co, and from BLK. So, yung pinakaunang nag-launch dito, I believe, was ECN.co, followed by BLK, and then yung pinaka-latest release is the Happy Skin. ECN.co bullet lipstick retails for 349 pesos, and it contains 3.7 grams of product. 3.7 lang pala to. Ang alam ko, kiniklaim nila na 4 grams to, pero 3.7 lang pala siya. And actually, hindi pwede yon na mag-overclaim ka, especially when it comes to weight. So, I don't know why 3.7 sa box. Let's see kung ilan yung sa loob. Kasi usually, may weight din dapat sa ilalim ng packaging. Oh yeah, 3.7 lang talaga siya. So, it's not 4 grams. And then, we have here from BLK. Sa BLK, na-surprise ako na they pack their bullet lipstick like this. Naka-shrink wrap naman siya sa loob, pero I was surprised na nakaganito sila. I was actually expecting a box for this price point. The lipstick price is less than 300. Okay lang. Pero, I was surprised na wala na siyang box.
So, BLK Cosmetics, ito naman is 399 pesos. It contains 3.8 grams of product. And then we have here the Happy Skin Lip Cloud Matte Lipstick. I believe ito yung revamp nila nung Shut Up and Kiss Me na collection yata, if I'm not mistaken. So, this one also contains 3.8 grams of products for 599. Di ako nagulo sa pricing nila kasi yun naman talaga ang price range ng Happy Skin. Then, they have different target market than BLK and also with EC&Co. So, start tayo with EC&Co. This one comes in 3 finishes, tapos 7 shades each finish. So, total of 21 shades. So, I'm sure makakahanap kayo, guys, ng gugustuhin yung formula at finish. This is how the box looks like. So, red siya and then may mga pa-box siyang ganon. Tatlong finishes nila, meron silang matte, merong velvet, tsaka yung isa is, I believe, satin. So, this is a modern take on the classic bullet lipstick. So, intense pigment yung true matte finish nila. Bold color daw in one smooth application. And kiniklaim nila dito na long-lasting siya. This is made in China. It's cruelty-free. Ang isang nagulat kami dito is that tumatalsik yung packaging niya. Like yung mga friends ko na bumili nito, pagka open nila, tumalsik siya. So as you can see in the photo yan, kumalat pa dun sa laptop ng friend ko. Eto, tingnan natin. Sana wag naman. Ayun. Thank God, ito okay siya. Pero I've seen a lot of creators wherein tumatalsik yung bullet niya. So I think they have to adjust yung maneuvers here para hindi siya tumalsik. If this is true mirror, then this is actually a packaging hazard. So if ilalagay niyo siya sa bag niyo, make sure it's either nakabox siya or nakaseparate siya para hindi siya tatama at mabasag at baka mabubog pa kayo. For the packaging, I was expecting this to be heavy. But nung nahawakan ko siya, super gaan pala niya. Para siyang laruan. And medyo nababakbak na yung paint nung akin dito. So, may nababakbak na siyang part dito. Hindi ko pala napakita to sa inyo, pero ito yung pinaka-bullet niya. Nakikita kong magiging concern dito is that, base sa assessment ko sa kanya, mabilis siyang maputol. Kasi hindi balanse yung pagkaka-fill sa kanya. At kumakaya siya ng matindi dun sa side kapag tinutwist nyo siya. Looks aesthetic. Hindi ako masyado napawaw. Especially with the kind of the material that was used for this bullet. And then we have here BLK naman. So itong BLK, wala na talaga silang box. Puro shrink wrap na lang din yata sila. So yung packaging naman, guys, ng BLK is yung classic nila na crystal acrylic packaging. May pattern yung shape ng bullet lipstick sa kanila. This is what they call the pillow matte lipstick. Ang ganda nung pinaka-bullet niya. You will compare the bullet of these two. This one looks very luxe to me. So Happy Skin has their own like target market talaga. Hindi sila yung mga presyuhan talaga ng BLK, ng EC. More on the higher side sila. Pero kasi ever since, yun na yung branding nila. And what I like about Happy Skin is yung mga packaging nila is magaganda. This is another press-to-release mechanism. Compared with EC&Co, super gaan niya. Mas mabigat yung sa Happy Skin. Bold with the Bose logo yung kanilang press-to-release. And this is how their bullet looks like. Matte siya pero ang shiny nung product. So compare the three, guys, eto siya. For me, pinaka nag-standout yung sa BLK. Ang classy tignan nung sa BLK. Na natin iswatch yung sa EC&Co. This is the shade Pose. So eto siya in one swipe. So in two layers, eto siya. 4, 5. So this is True Velvet. And then we have True Matte. This is in the shade Brutal. Ayan siya. Mas opaque, syempre, ang True Matte kesa sa Velvet. Kasi yung Velvet, more on comfort side siya rather than the pigment. Bow, which is yung kanilang True Satin. Yan. Ang ganda ng color na bow. So, yun yung tatlong finishes nila. I'm gonna try bow first. So, this is the satin ones. Hindi naman ako madiin mag-swatch. Pero tingnan nyo, naputol siya, mga be! Bakit ka naputol, sis? Nako. Teka nga, ibabrush ko na lang. Ang ganda sana ng kulay. So, this is how bow looks like. Ang ganda ng shade na to, promise. Sayang lang talaga, guys. Ang bilis niyang maputol, pero ang ganda ng pagka-neutral pink na to. In terms of lip comfort, of course, this is satin. So, expect nyo may dewiness siya sa lips, meron siyang sheen, at mafe-feel mo siya sa labi nyo. This one, I really love the shade. I just hope na mas stable yung formula niya. Lalo na ang init sa Pilipinas. Baka mamaya maputol yung mga lipsticks nila. Although, na-notice ko na rin yung kanina kasi ang nipis nga nung bullet nila. So, malakas talaga tendency niya na baka maputol or mabale. But this is bow. I love it. Ang ganda ng shade na to. Try naman natin yung kanilang True Matte Bullet. This is in the shade Brutal. So, pagdating sa matte, guys, especially with red, super keen ako sa mga red lipstick. Kasi ito yung mga red pigments na madalas patchy. So, let's see if patchy yung red na to. Tatakot ako, ibababa ko na siyang ganyan.
So, this is a blue tone red. Maganda yung color na to, guys, kasi nakakaputi siya ng ngipin. In terms of formula, ramdam mo siya kasi very matte siya. Although sa pag-glide sa lips, madali lang siya i-glide. Ang problem sa kanya, like what I said, is, hindi ko alam kung nakikita niya yun dun sa side na yun, medyo patchy yung red na to. And then, it's gonna take you like 5 layers for full opacity when it comes to red. Siguro sa ibang colors, okay naman. Pero sa red kasi, ito yung isa sa pinaka-tricky talaga i-develop na color. Anyway, I love the color. It's so nice. Very femme fatale color siya. Ang ganda. Then we have the True Velvet Lipstick. Ayan o nga, sinasabi ko ah! Baba pa natin. Sumasayad talaga siya sa gilid, guys. Kailangan, Diyos ko, sobrang baba siya. Since this one has a velvet matte formula, mas slidey siya compared dun sa True Matte nila. Although in terms of wear, mas comfortable siya, of course, because it's velvet. If you want something na mas comfortable, you go for this one. But if you want something na talagang totally no sheen, solid matte, you can go for the True Matte ones. For my final verdict, I'm just okay with the formula. Pinaka hindi ko lang nagustuhan sa kanya is the packaging, and also the mismong bullet is natutunaw at mabilis talaga siyang maputol. Kahit na dahan-dahan or maingat yung pagkakaswipe ko sa kanya, naputol sila. Next that we will try is BLK. So yung sa BLK, they call it the Pillow Matte Lipstick. Ito siya. So that's one swipe pigment. Super pigmented siya. I do hope na magaan siya sa lips. Ay, ang ganda ng color na to! Okay, yung Pillow Matte Lipstick nila, honestly, gusto ko yung formula niya. Ang ganda ng formula niya. It's very close to our formula, kaya I think instantly na-inlove ako sa kanya. The bullet is also very sturdy. Partida, ganyang katas ko siya in-open. But hindi siya naputol or anything. Plus, the color payoff of this one is very nice at very comfortable siya sa lips. You know that you have a lipstick, pero hindi siya kasing bigat nung sa EC. So, between EC and BLK, I would go for this one. It's the Luxe Luxe. So, for me, between the two, mas gusto ko yung sa BLK. I love this color. This is in the shade Taffy. Hindi na siya patchy on the lips, as you can see. Partida, di ba? Kita niyo naman, dry pa yung lips ko. Pero, this one, it covered it perfectly. Very even yung application natin. Last but not the least, we have Happy Skin. Yung pinili kong shade, yung Honeymoon Glow. It's a creamy matte lipstick. May sheen siya. Wow, that's very pigmented. Nung in-apply ko siya, para siyang machine. Pero pag nasa lips mo na siya, actually, it looks matte. And it's even. This one also has a stable bullet. Nakita nyo naman, ganyan ko inangat yung bullet niya. Pero hindi siya nabale or anything. Actually, this formula, if ito yung same nung before, it's really nice on the lips. Very comfortable siya. Hindi siya mabigat. And hindi din siya tacky on the lips. Between these three bullet lipstick, nagustuhan ko itong dalawa. Yung sa BLK tsaka sa Happy Skin. Although yung sa Happy Skin, mas mahal siya. It's $599. But knowing the target market of Happy Skin, and yung presyo din nung lip crayon nila before na Honeymoon Glow din is parang ganun din. It is not as matte as BLK. Pero for me, it's totally okay. Lalo na if you are into comfortable lip products. Sa tatlong lipstick na to, EC & Co is the cheapest one. So if you're on a budget, you can try this. But if you have extra, I suggest you get any of these two. Mas durable yung bullet nila. Mas nagandahan ako sa packaging nila. And in terms of application and formula, for me, mas maganda tong dalawa. Tingnan nyo, ang ganda ng lapat sa lips ng Happy Skin. Tsaka nung BLK, it's very comfortable. Now for gloss and balm. So I got the Colorette Color Balm and Natural Get Gloss. Natural Get Gloss, I got the shade Agueda. Isa to sa mga magagandang formula ng lip gloss sa atin. I just hope na it will come in a box or at least the shrink wrap will have the details about the product. Kasi wala siyang ingredient list, etc. So I hope they will have that. Kasi for me, importante yon. Lalo na kung may mga consumers na conscious kung ano yung mga ingredients dun sa product. And this is, I think, less than 200 or 250 pesos. Ang ganda ng pagka-mob nito. Actually, sa Instagram story ko, lagi ko nire-reco to. Kasi maganda talaga yung formula nila. Hindi siya yung mabigat na klase ng lip gloss. At the same time, guys, yung shine niya, hindi siya super duper high shine. Pero, nandoon. Hello, Papa B. Hello. Which is totally nice. So, kung naghahanap kayo ng affordable na mga glosses, should definitely give Naturale a try. Check ko lang din, product developer din, ang owner ng Naturale. So, nagkakaintindihan talaga kami when we're talking about ingredients, when we're talking about claims, etc. Last product that we will try is from Colorette. Ito yung kanilang revamped na color
bomb. Yung dati nilang color bomb is nasa squeeze tube. Tapos, 10 gram siya at 399. Ngayon, 399 din siya, pero nasa tube na siya with big doe foot applicator. And ang nagulat lang ako dito kasi 3.6 grams na lang siya. So, malaki yung tinalon niya from the 10 ml. So, more than half, di ba? Hindi ko maalala kung may box yung color bomb dati. Naka-shrink wrap na rin siya ngayon. In all honesty, guys, kapag ang isang product is less than 300 pesos, for me, okay lang na naka-shrink wrap, ganyan. Ako lang naman to, ha? Pero kapag above 300 pesos yung SRP ng isang product, no, knowing the price of box, well, depende pa rin naman sa klase ng box. Like, for example, yung box ng Easy, this is more expensive kasi double-coated box siya. Yung Happy Skin, meron siyang mga hot stamp print and Detail and Lovely Cosmetics na mga specialty boxes. So, small sila ng konti, pero it's understandable for the price point. Pero nagulat ako dito kasi 399 siya, tapos naka-shrink wrap. The same thing when I received the BLK kanina, nagulat din ako, parang, ano nangyari? Ganito ba talaga? Akin lang naman yan, ha? Since I am developing product, I have ideas as well. When it comes to mga pricing, costing, ganyan. So, nagulat lang ako na naka-shrink wrap na lang sila. Anyway, I have two shades here. Si Slushy at saka si Sand. So, Sand, guys, medyo brown siya. Oh, that's nice. Ang ganda ng color na to. And then we have Slushy. Ito yung purplish mauve nila. There you go. Okay, for a lip balm, guys, this is nice. Very high shine siya. Hindi siya malakit, but since it's a balm, medyo feel mo siya na may oiliness siya. Pero for me, okay lang yun. Mas gusto ko nga yung mga ganitong formula kasi gusto ko yung babad yung labi ko sa moisture kaysa sa dry siya. This is the shade Sand. Okay, between these two shades, this is my favorite. Ang ganda ng Sand. Like, look at that. As for a liquid lip balm, it's very high shine. Actually, it also feels like a lip oil. So, parang it's a hybrid of the three. Overall, I really like the formula of this one. Guys, so let's now give my verdict dito sa mga products na tinry natin. The first two products that I have tried is the Lucky Beauty Brow Grip and also yung Easy & Co. na Brow Fixer. So, just to give you an update, it's been 2 hours. Nasa air-conditioned room na ako. But look at my brows. Bumaba na sila parehas, especially the one from Easy & Co. So, the one from Easy & Co, we're grooming the brows. Pero if ini-expect mo yung kind of groom na medyo angat ng konti, no, it's not. Ang pinakaginawa niya sa akin is that kinumbay niya yung mga brow hairs ko para hindi siya sabog. Ganon. Lucky Beauty naman, medyo angat pa din naman siya kahit papano. For the brow grip, okay siyang product na pang-laminate. Pero hindi lang naging ganun ka-strong yung hold niya sa kilay ko. Kasi as you know, diba, ever since lagi kong sinasabi sa inyo, sobrang stubborn talaga ng kilay ko. Hirap na hirap ako dyan. Even during the time that I was developing brow lift, hirap na hirap talaga ako. Sobrang stubborn talaga niya. But this one, nag-work naman siya. Hindi nga lang ganoon kaplakado. Between the two, depende siya sa market, eh. If you are into laminating, okay sa'yo itong Lucky Beauty. If you are into just grooming, go for Easy & Co. But overall, they are okay product naman sila. Mas sulit lang to kasi I think pwede mo rin naman gamitin pang groom to. Kasi 8ml to for 349 or 299 nga lang ata versus here na 4ml at 349. Since nasa brow na rin naman tayo, I have here 2 eyebrow products. Yung sa Squad Cosmetics, the good thing about sa formula nito is that nagsiset siya. It's like the formula of Detail Cosmetics Clay Pen, pero make it eyebrow version. For the packaging, I'm not gonna complain because this retails for 99 or 149. Ang hindi ko lang masyadong nagustuhan sa kanya is that since beginner-friendly minamarket tong product na to, it should have been a skinny pencil. Yun lang yung sa tingin ko, ha? Kasi kapag mga beginners, better sa kanila yung mga skinny pencils rather than yung makakapal na mga tip like this one. Yeah. Pero for the price, kumbaga okay na siya. Now, let's talk about the Easy & Co. eyebrow pen. I think I found a favorite eyebrow pen. So, mas affordable to than the Strokes Beauty, but it does what the Strokes Beauty eyebrow pen does. Ang isa sa pinaka nagustuhan ko sa kanya kasi matte na siya. Packaging, very slick siya and mas marami rin siyang laman than Stroke. Brush is also very fine. Confused lang ako sa spoolie nila. But that's just an add-on lang naman. Overall, I have nothing I did not like about this product. If you're looking for an affordable eyebrow pen, you have to try this one. The eyeshadow, guys, yung sa Lovely Cosmetics, it's good. As in, right off the bat, sasabihin ko sa inyo, maganda yung formula niya, it's very buildable, at perfecto kapag gusto niyo ng mga night out na talagang bling-bling pasabog yung ano nyo, yung eyelids nyo. Hindi din siya ma-fall out, it also sets, so hindi siya mag-crease. So,
kudos to Lovely. Ang ganda ng glitter shadow nila. Chuchu Beauty na Glitter Duo. Okay siya, especially for beginners. Lalo na yung mga, yun nga, yung mga nag-start na gusto matry mag-shimmery na eyeshadow, okay siya. What I appreciate is that nag-shift yung color nitong isa, which is nice. Kapag natatamaan siya ng ilaw, nag-iiba siya ng kulay. For the topper, hindi kasi ako mahilig sa mga ganitong klaseng topper. So siya sa akin. This one is actually nice. Pero if gusto nyo ng mas madalian, you can go with this. For the packaging lang din pala guys, ang comment ko lang dito, mahirap kunin yung mga ganito kasi yung mga corners niya, unlike with standard round or standard square, mas madali. But anyway, it's their aesthetic, it's cute. I mean, even their blush is heart-shaped, so yun lang naman. Packaging technicalities, yun lang. Now, let's talk about the mascara. The mascara, sad to say guys, hindi ako naging fanay niya kasi yung lashes ko diretso na. So, it's been what? Almost over an hour since I applied this and diretso na yung lashes ko sa kanya. Hindi niya hinold yung curl ng lashes ko. I'm sorry, it did not work for me. Now, let's talk about the Colorette na First Base Skin Tint. So, nas-mention ko na kanina halos lahat ng thoughts ko dito. But let's start with the packaging. So, this is 599 pesos, and it comes with a squeeze tube. So far, sa ginamit ko siya today, syempre for this time, wala pa naman nangyayari. But really hoping na wag masira yung nozzle or wag tumalsik to kasi mabigat i-refund yung 599 pesos. Now, let's talk about the shade range. This comes in 12 shades, which is nice. Kudos to the team kasi bihira sa local brand yung nagre-release ng madaming shades. Ako gets na gets ko bakit laging konti yung shade sa local market. Pero I'm glad that local brands are stepping up the game, offering wider shades sa Filipino market kasi hindi lang naman isa ang skin tone sa Philippines. Upon checking the swatches and comments of some of my friends who have fair skin tone, nakukulangan daw sila sa fair skin tone. And I think that Colorette team will work on that. So yung consistency nito guys, hindi naman siya yung mousse na sobrang kapal like the Easy & Co ones. Sobrang dali niya i-blend. This one also sets to demi-matte finish, so you have to consider that if you have dry skin. So ang pinaka naging main concern ko lang dito is that it clings to the dry patches of the skin. Hindi ako nagbago ng skin prep ko. Gusto ko na matest yung mga products na to on my usual routine, on how I would normally use it. So when I prep my skin, I make sure I'm well moisturized, hydrated, but still, nag-cling pa rin siya sa mga dry patches ko like here. Isang workaround with that is that kailangan talaga na moisturize yung skin mo. So naiintindihan ko din yung comments ng ibang tao na it's a skin tint, it should be moisturizing, it should be like this, like that. Which I also agree, kasi diba, kapag sinabi mo skin tint, is a hybrid na siya. It's a cosmetics and skincare in one. So, kapag mga ganitong formula, ang ini-expect ko kasi, sheer siya, and then very moisturizing sa skin. And hindi ko na kailangan ng sobrang daming prep. Kasi since it's a makeup and hybrid in one, as what they claim also. Please do not use this on flash photography kasi this contains a physical UV filter, which is titanium dioxide. For daytime use, yes, walang problema, gamitin nyo. Basta huwag lang kayo magpa-flash photography or huwag nyo siyang gamitin pag pumarty kayo sa gabi. Kasi girl, kahit pagbalibalik ta rin natin, meron at merong white cast to because titanium dioxide is the main UV filter. Aside from that, titanium dioxide was also used as a colorant as indicated in the ingredient list with CI77891. Kailangan nyo ng skin prep talaga na bongga dito. Especially yung mga, kung may mga dry areas kayo. SPF claims nila, I'm okay with that kasi I'm also okay with using physical filters. And again, makeup din ito. So make sure you wear a sunscreen underneath. Now, for the price of 599 for a skin tint, I think ito yung pinagtatalunan ng mga tao because ang mga standard of pricing nila was the Vice Cosmetics, which is around 399. There's also Maybelline at 399. Easy & Co 499. BLK 499. I think yun yung pinaka naging ang tawag dito, pinaka naging basihan ng mga tao when it comes to price point na kapag skin tint, dapat 499 lang. Well, if I were to compare yung mga claims ng First Base versus sa mga claims nung ibang brand, if you will see din kasi talaga, like I was checking the ingredients and all, karamihan dito sa mga skin tint na to, in terms of edge, mas may edge sila.
Pero again, kada brand na yan, nag-iiba-iba kasi ng target market yan. So, sa brand side, naiintindihan ko din yung colorette. Plus, nako-compare din yung volume, etc. For me, guys, in all honesty, I like to invest on makeup basis. But again, different person has different budgets and I totally understand where the comparison is coming from. So, for me, when it comes to pricing, given with the background sa product research and development, presyo nito, guys, is that it's not cheap, pero hindi din siya like yung expensive na above 800 plus na. Although, I totally understand where the people are coming from kasi, of course, it's a battle of skin tints. So, parang ang hinahanap nila, what can you give that these other brands cannot? And I think yun yung isang importante na ma-market nila tong first base na ano ba yung mga strengths niya. So, overall verdict, guys, for me, this is an okay product. I would still wear it, yes. Ito naman siya ng mga hinahanap ko sa isang makeup base. Now, let's talk about the bronzer. This one from Vice Cosmetics. So, this is a collab product. So, I understand na mas mataas siya than their usual powder products. Tandaan nyo, guys, basta collab ang isang product, mas ma-increase yung presyo niyan. Kasi nga, of course, they also have to pay for the license that they are using. But this one, actually, powdery lang siya. Pero it works. I also thought that it's too orange on me, pero okay na okay siya. Like, even until now, kitang-kita nyo pa rin yung pagka-bronze ko. For me, is an okay product. Hindi ko lang gusto sa kanya yung marami siyang fallout. Overall, yung meron siyang 6.2 grams na product for $3.95, for me, sulit na siya. Then, guys, we have here two blushes from ChuChu Beauty and also from Clutch Flame. So, start tayo with Clutch Flame. This is priced at 339 pesos, parang ganun, basta less than 349 siya for 5 ml of product. So that's not bad, no? Kasi usually with other products, we see it as 3 grams lang, 4 grams lang. Plus, they have a customized mold. So cute! And this is a multi-use product. Isa sa mga pinakasulit na produkto, guys, yung mga multi-use talaga. Kaya sa amin, alam mo, until now, flagship product namin, Milk Tint pa rin talaga. Siya pa rin yung number one best-selling product namin. Pro sa kanya is ang cute ng mga shades, the packaging, the pricing, the branding. The formula naman, ang nanotice ko lang sa kanya is makapal siya. So, this one would work nicely on the lips. Pero sa cheeks, medyo may tagging siya ng konti. Apply it under powder. But overall, yung packaging, sobrang nahumaling ako sa kanila. So, yeah, for me, it's a yes. For the ChuChu Beauty, guys, this retails for 299 pesos. And you get 7 grams of product. Considering dalawa na yung shade na nakuha nyo, parang pumapatak siya ng 150 each at 3.5 grams. For me, okay na din siya. Formula-wise, this is not the formula that I would always go for when it comes to powder blushes. But if you are starting your makeup kit and dalawang colors na kagad yung makuha nyo, sobrang goods na din siya. Like what I said earlier, guys, this is just too powdery. So, when you're working with this, make sure you don't drag the brush. Yun lang. Pero in terms of pigment, in terms of blendability, tapos hindi siya patchy. For its price, okay yung quality niya, guys. For the lip gloss, hindi ko maalala kung ilang ml to, pero ayan, one of the nicest lip gloss in the market is this one. Same with the Detail Cosmetics Lip Plumper. Parehas silang maganda yung formula na I think less than 250 pesos. Sobrang sulit na sulit sila. And this comes with a lot of shades. Lagi nga sold out yung ibang shade nito. If naghanap kayo ng lip gloss, this is it. You have to try Naturale. This product is like a hybrid of lip balm, lip gloss, and lip oil. Although, yung volume lang nila, nagtaka ako, from 10 ml, naging 3.6 ml. But at least, mas maganda na yung packaging kasi medyo problematic talaga yung mga squeeze tubes. Yan, take it from me. I was just expecting na mga around mga 5 to 7 ml siya at least. Pero, ayun. Mas madi kasi talaga, guys, yung mga tube na ganito versus yung mga squeeze tube na ganito lang. So, I somehow understand. But, yeah, formula-wise, it's very nice. Yung sand na shade, try nyo. Maganda talaga. Now, for the three newly released bullet lipstick. Being able to try these two in comparison to the Easy & Co ones, it just didn't work on me. Ganda lang yung shade na Bob. But in terms of formula, yung component niya is hindi ko talaga siya nagustuhan. So I have to pass on this. Kahit pa siya yung pinaka-affordable dito sa tatlong to, I would pass on this. Kasi if we will talk about the quality of the bullet itself and quality of the packaging, I would pretty much pick this two over this one, kahit na mas mura siya. And I'm also confused with the claims when it comes to the weight. It's marketed as 4 grams, but in reality, it's just 3.7 grams. So, as someone works in product dev, medyo cautious lang ako dun. Although, the pros of this one naman, guys, it comes in 21 shades, 3 different finishes. I'm sure makakahanap kayo ng shade dun. Just be careful, kasi dalawang lipstick kagad yung nabali sa akin. So, dahan-dahan sa pag-a-apply. Pwede lang sana na walang pressure, diba? Just be extra careful
when it comes to this. Maganda lang yung press to release mechanism, pero yeah, that's just it. Bullet lipstick, ito guys, yung magaganda na na-try ko. This one is 399, this one is 599. Both of them have different target markets. Both of them are made in Taiwan. Medyo naloka lang ako sa BLK is that nakasupot na lang siya. Wala na siyang box. I hope ibalik nila yung box para at least yung mga details kompleto nasa box pa din. But the formula of this pillow matte nila, it's very good. It's very comfortable. Opaque yung pigment niya. And it's very easy to glide on the lips. If you have more budget, you can try this Happy Skin Lip Cloud. Ganda ng formula ng lip cloud nila sa totoo lang. It's comfortable on the lips. Hindi siya yung matte na kagaya nito or nung kagaya nung sa True Matte ng Easy. But meron siyang konting-konting sheen, which actually gives comfort to the lips para hindi siya dry sa feeling. This product also comes in a press-to-release na component. And this one feels heavier and locks than the Easy & Co. one. So for me, in terms of bullet, these two are good options if naghahanap kayo ng bagong bullet lipstick na itatry. So overall guys, yan ang aking thoughts dito sa mga products na to. Let me know kung ano dito yung mga na-try nyo, nagustuhan nyo pa sila, nag-work ba sila sa inyo or hindi. Let me know in the comment section. By the way guys, you can follow me on Instagram, TikTok, and Facebook at May A. Live. So again, thank you for watching and see you on my next video. Bye!